Sitayo po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating banal na misa, nagugunita po natin si Santa Escolastica, dalaga, reliyosa, kapatid ni San Benito, na sabi sa kanya ni San Papa Gregorio, marami siyang nagawa dahil malaki ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Matularan natin siya sa daan ng dasal, ng panalangin, ng konbersasyon sa Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwara ng katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay na walang mali mong kagalakan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David
na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon, kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo." Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, "Hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Ama. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama, at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae't lalaki ay inihain lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginoon nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalita ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo sa Siropenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tutak. Tunay nga, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratan niyang sa higa ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Patuloy po tayong nagdadasal. Ang ating unang pagbasa ukol sa katapatan sa Panginoon, unang hari, kay Haring Solomon na gumawa ng pinakamagandang dambana, templo para sa Panginoon, sa kanyang dignidad, karangalan. Ang pagluluwalhati sa Diyos, templo ni Solomon. At bantog si Solomon dahil sa kanyang karunungan. Lahat ng makarinig sa kanya, nabibighani sa kanyang katalinuhan, sa pagdidesisyon niya. Napakaganda ng mga katagang nanggagaling sa kanyang bibig. Ngunit, hindi naging tapat si Solomon. Nagkaroon siya ng 1,000 asawa at kabit. 1,000 babae. At na influensyahan siya ng mga babaeng ito. At ang mga babaeng ito, hindi mga Hudyo ang iba. Nakrusunada ni Solomon. Maganda yan. At ang hilingin ng mga babae nito, kumuha ka naman ng dambana para sa aming Diyos, Diyosan. Nako, si Solomon naman. Yan. Ano ang katagang ginamit ng Panginoon? Kasuklam-suklam. Sagrado, binaboy mo. Banal, dinumihan mo. Ang pinaka pinapahalagahan, binabastos mo. Pambababoy, pangyuyurak, pambabastos, pandudumi. Kung anong malinis, kung anong inosente, pollution. Bumigay siya sa mga Diyos-Diyosan. Ginawa ni Solomon ang kasuklam-suklam. Kaya, parusa niya, mawawala ang maraming tribo sa Israel. Mawawala ang maraming tribo sa Israel. Sa ating ebanghelyo naman, ayon kay San Marcos, ito
ay pagpupursigi sa pananampalataya. Ayaw ipamalita ni Jesus na nandoon siya sa mga paganong teritoryo. Nabalitaan, may isang babae doon. Ang anak niyang dalaga, inaalihan ng masasamang espiritu, nagpatira pa siya, Panginoon, paggalingin niyo naman ang aking anak na dalaga, inaalihan ng masamang demonyo. Hindi nararapat ibigay ang pagkain ng mga anak sa mga aso. Maganda mga tuwiran yung babae. Ngunit, yung mga tuta, di ba bahagi din ng pamilya? Di ba kayo may mga inaalagang aso ngayon? Ngayon puso yun. Ako, ginagastusan pa natin yung mga aso at mga pusa ngayon, di ba? May mga damit-damit pa. May mga hospital pa sila. Bahagi sila ng pamilya. Maganda ang tugon na ba? Sabi ng Jesus, pinagaling na. Ang aral para sa atin, unang pagbasa, katapatan sa tipan, katapatan sa Kanya. Sa Ebanghelyo naman, pagpupursigi, pagpupunyagi, pagtiyagaan mo lang, at makahanap tayo ng tugon sa Panginoon. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Santa Escolastica, nawa po, tayo po ay maging matiyaga sa ating pananampalataya, pursigido, masipag sa paglapit sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan, manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Tugon po natin, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo na kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihan Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Inilinaw sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Narito, O Ama, alak at ibig.
sitayo po ang lahat. Ama namin, lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming maalay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin ang mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas niya ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaning ni iwan ko sa inyo, aking kapayapaning binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, magtulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque Pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay lubang magaling. Nansiyay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nululahati na dyan sa langit na nanalig kami ang iyong pamamagitan ay lubang magaling. Iyalim po sa Pinong Diyos, yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus na Nazareno ni Agmo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kananagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangakon sa binyag na ikalibin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Mainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati.